Okay. So sabi ni Marlon Amis, yung issue niya rito is yung Mindanao daw, yung nga, naging ginawa raw ni Ferdinand Marcos na war field. Okay? Ginawang war field. Yan, kasi parang akala mo kung sino na, alam na sila na lang yung may-ari ng, ano, sila na lang yung may-ari ng Pilipinas. Okay. Ito ho, matanong ko lang din po sa inyo, total eh, supporter kayo ni Sara at ni Bongo. Ito naman eh, hindi naman magkaaway sila rito ni Ferdinand Marcos. Ngayon, matanong ko lang din po sa inyo. You may answer this, you may not. It's okay lang po. Para naman sa lahat itong tanong ko. Yun po bang paniniwala ninyo na ganyan, base sa tanong nyo, yun rin po ba ang stand ni Bongo at ng pamilya Duterte? Yun. Kasi kung narinig nyo ho yan sa kanila, okay po, walang problema sa atin yan, naintindihan natin. So, but for me, we deserve explanation from them. Now, kung hindi nyo naman po narinig yan sa mga Duterte, yung issue niyan, then it is mandatory for me to explain this. Ito po nangyari kasi dyan. Balikan ho natin yung kasaysayan noong 60s po. Talamak po yung kilos ng mga komunista. Okay? Tapos, etong isa si Aquino, sino yung Aquino? Yung pinagpersahan sa taong bayan na gawing bayani. Ipinakilala sa pilitan na, na bayani sa pamamagitan ng mga textbooks mula noong 1987. I was grade 5. Ngayon, nangyari ho ganire. Ang pangarap ko kasi nito ni Ninoy Aquino maging presidente, di ba? Kaya meron siyang sabwatang ginawa dyan together with the CPP NPA founding chairman, in fact, co-founder siya, yung Ninoy Aquino, Jose Maria Sison, matulungan siya na maging presidente and then hinahayaan rin naman niya ang ginagawa nila Jomo Sison na pagpapabagsak sa gobyerno ng Pilipinas. Now, at the same time, kaibigan naman po rin ng Malaysia itong si Aquino. Kailangan nilang magkampihan sa isa't isa. Ito ho kasing Sabah, yan ho inuupahan po sa mga kiram. Okay? Inuupahan niya sa mga kiram. I know, dyan sa Mindanao, may mga bagong sulpot ng kwento dyan na pinalilitaw na hindi talaga yan sa Pilipinas, yung Sabah. Totoo naman, originally, hindi naman yan sa Pilipinas eh. Diba? Yan ho ay iniregalo sa kaharian dyan sa Natausog. Dahil tinulungan nila yung kaharian ng diyan sa Borneo na may pagtanggol, security reason ginawang regalo 'yan. Eh yan naman no kasi nung araw ipinangregalo, 'di parang walang kwentang lugar 'yan eh. It's a vast land area na mabundok. Tapos kung lalagyan mo ng tao, kailangan mo ng napakarami, malaking gastusin. So okay, kumbaga pinangregalo 'yan for the purpose of security na rin. Syempre, titirahan niya ng mga Tausog nang galing ho rito sa Sultanate of Sulu and North Borneo. So ngayon, nung pagdating ho dyan, ang usapan nila is hindi dapat mabawi ng Pilipinas. Una ho kasing nag-claim dyan, bukod dito sa Sultanate of Sulu, ito pong binigyan nila ng authority for 20 years, correct me if I'm wrong, ang gobyerno ng Pilipinas. Okay? And apparently, during the time of Ferdinand Marcos, mag-e-expire na yung authorization na binigay ng isang political entity. Ito hong Sultanate of Sulu. So, si Marcos, gusto niya maayos yung problema yan, ma-resolve. Ilan ang dumaang presidente, walang mangyayari. So, sa kanya naman, ang ginawa niya, tinupos niya na mabawi natin yung Saba. In fact, kunento nga ng professor ko noon, pinaliparan daw ng Pilipinas siya ng yung mga jet fighter natin dati, yung capital ng Kuala Lumpur. Yung Kuala Lumpur, yan. So, dahil sa problema na yan. Ngayon, ang ginawa, suku agad itong Malaysia. Oh, kaya lang ho, nakialam na naman ang international community. Ang bottom line po nito kasi, gustong mabawi ng gobyerno ng Pilipinas ang Sabah na ayaw nang ibalik ng Malaysia. Oh, pilit na nilang inaangkin yan. Oh, kesyo nagre-rentas. Katunayan ng atin yan, nirerentahan lang nila yan sa mga kiram. Nagpapadala sila ng pera. Kaya lang ho, meron kasing wording dyan sa kontrata na nakalagay roon, katumbas ng pagbenta, hindi ho lease, kundi benta.
ang isang ibig sabihin. Pero doon eh, sa understanding ng dalawang partido, maliwanag na tayo nirerentahan at yun din ang ginagawa nung kabila ng ano ng side ng British. Hanggang sa nung matapos na malaya na pinalaya na itong Malaysia, iyan ay isinama sa pagbabalik dahil kasama ho ang Sabah doon sa tinatawag na Federation of Malaya. Pero na nagkakamali, ang Pilipinas, eh, nakasali rin tayo dyan sa Federation of Malaya, hindi ba? Oh. Ngayon ganito, ang pinakamatindi rito, dahil ayaw ng Malaysia yan na maisole. Tama ho kayo? Ay, hindi ho rent-to-own yan. Tama ho kayo, rent-to-own yung ibig lang sabihin. Pero hindi ho rent-to-own. In fact, kung rent-to-own yan, bakit babawiin pa yan ng mga hiram? Bakit ng 1960s pa, binabawi na nila yan? Mula noong intentionally, and mistakenly kunwari ibinalik yan ng British sa mga Malaysian. Pero ang totoo, it was just token na peace token, ika nga, peace offering nila sa Malaysia. Dahil kinonker nila Malaysia, nilapastangan nila mga yan eh. Binaboy nila yan eh. So, kinonker nila yan. Ngayon, total wala naman silang magandang relasyon sa Pilipinas at wala naman silang atraso sa atin, no. So, iyan ang ginawa nila. That's my analysis lang naman, ha. Ba't kasi nila, alam naman nila, hindi sa mga Malaysian, ba't doon nila binalik. Ito ngayon ho, ang Malaysia, kasabwat nito si Aquino na, na hahadlang dyan sa gusto ni Marcos na mabawi. Diba? Mabawi yan. Ngayon, gumawa ito ng kwento, yung Jabida Massacre. Yan. Ito yung ito yung sagot doon eh, na sinasabi na bakit dumami yung mga nagre-rebelde. And take note ha, wala hong kinalaman si Ferdinand Marcos sa dyan ho sa Abu Sayyaf. Okay? Ang Abu Sayyaf po, mga magnanakaw yan, mga tirador yan, mga teroristang certified yan. Wala hong mga ipinaglalaban yan. Oh. Diba? Walang ipinaglalaban ng Abu Sayyaf. Okay? Para sa this is an FYI. Ito hong unang-unang secessionist group dyan, yung secession, ibig sabihin, kakalas sila, certain portion of land in the territory, ay kakalas at para magtayo ng sariling gobyerno. Dahil ho, naniwala itong si Nur Miswari, si Professor Nur Miswari ng Political Science Department ng UP Diliman at age of 27, dun sa kwento ng Jabida Massacre ni Ninoy Aquino na meron daw mga infiltrator na parang elite group, parang yung mga mercenaries, ganun ba? Yung ginawa, mga kabataang tausog. Training daw ho dyan sa bataan. Tapos ngayon ito, nalaman ni Ninoy Aquino, binulgar niya na papasukin ng Pilipinas, i-infiltrate yung Saba, magkikreate ng gulo, maghahasik ng kaguluhan doon. Itong mga kabataang tausog. Yan. At merong isang survivor, alam yung ginawa daw doon? Yun daw hong mga yun ay sinunog daw po dyan sa may pinatay daw pag nagsisunog dyan sa bataan. Yung isa naman ding pangyayari ay merong isang statement si Ninoy na sinasabi naman na namit pa daw niya yung grupo ng mga tausog doon sa Mindanao. So, alin ba talaga? Sin pinatay, sinunog? Tapos ngayon naman, namit niya yung grupo ng mga yan at hindi naman daw namit daw niya yung mga yan, buhay, alive and kicking. Tapos meron pa, isang magulo pa sa istorya, merong isa, si Haraula, no? Itong si Haraula, pumunta sa kanya sa Senado, lumangoy daw kasi siya magmula Bataan, ha? Pansinin nyo to, tignan nyo na yung mapa nyo ngayon. Magmula roon sa Bataan, dito sa may Corregidor Island, nilangoy niya patawid, Manila Bay, papunta ng Cavite. Ngayon, nung chinek na ngayon, po pwede bang langoyin yan? Sabi ng mga mangingisda ron, naku, ang hirap langoyin yan, ang alon dyan hindi biro. Binago niya yung istorya niya. Ang sabi niya, meron daw mga mangingisdang kumuha sa kanya. Kaya siya nakaligtas. Galing. Tapos, ito nakakapagtaka. Kasi ang mga Muslim, pag may problema itong mga kapatid nating Muslim, ang takbuho niyan sa OMA. Diba? Sa opisina ng Muslim Affairs. Pero bakit pumunta sa opisina ni Ninoy Aquino? Aber nga. Tapos walang mga official na mga investigation talaga. Walang investigation ng may NBI na ata tayo, no? Wala. Basta walang mga ganang investigation. Walang mga
yung sworn statement ni Haraula, wala. Hanggang sa nung 90s na lang na ito, namatay na si Haraula. Oh. Ngayon, ang nangyari rito, nakakatawa, diyan sa pangyayaring ito, nagkaroon ng MNLF. No? Hanggang nanganak, nagkaroon ng MILF. Yan. Noong 2015, 2016, etong Al Jazeera mismo na interview si Nur Mizwari. Hindi ba't sinabi ni Nur Mizwari? I know. Sabi niya, I was too young. Sabi niya, kay BBM. Sabi niya, I know. I support BBM. Sabi niya, iba yung tatay, iba yung anak. Isa pa, napakabata ako noon. Nanabaya ako ni Ninoy Aquino. Yan ang sabi niya. Oh, dahil dun sa kanyang kwento ng Jabida Massacre. At siya ay naawa sa kanilang lahi, sa tribu nila ng mga Tausog. Alam ko yun, ang tribu ng nanay ko eh. Tausog. Dahil nanay ko eh, ano yan eh. Anak siya ng isang nagkakamali, parang prinsesang Muslim yata ang magulang niya. Oh, kaya lang ang napangasawa no na isang Katoliko, Cordova. Oh, kaya nga eh na wanted at papatayin ng lola diyan sa Mindanao. Sa so, yung property nila dati itong naging airport. Itong ano, tong Midsayap Cotabato, yung naging airport diyan ngayon. Oh, 'yan ang kanilang property binenta. Oh, at may mga pinsanin pa rin ako diyan, mga Muslim, pero ang apelyido nila mga Cordova. Oh, tapos dito sa Cebu at saka diyan sa Negros Oriental, diyan sila nanirahan. So ngayon, mabalikan ko lang, na-realize ka na una nito ni Nur Mizwari, nanalo ko siya. Kaya nga, binago niya ang kanyang stand, suporta siya dito na kay Bongbong Marcos. Ngayon, bakit nagkaroon ng MNLF? Yan ho'y faction ng MILF. Ang MILF, wala ho, ang MNLF, wala silang sinisino. Kaya ng Moro National Liberation Front. Okay? Ito naman ngayong MI, tong ano, tong Islamic, yung ano, ano ba yung MI? Ano ba, nakalimutan ko yung sa ano, MILF, yung eksaktong definition yan. Pero magkaiba ang kanilang prinsipyo ng MILF. May ipinaglalaban din ang MILF. Diba? Pero ang totoo po, lahat ng ito ay nag-ugat lang yan sa sabwatan ni Ninoy Aquino at saka nito ni nitong Malaysia. Para maprotektahan ni Ninoy, may push niya ang kanyang pagka-presidente, yan Moro Islamic Liberation Front. Thank you po, Juan. Antonio Tuquero. Yan. Yung Moro Islamic Liberation Front. So sa kanila is, ano lang, tayo lang, itong ano lang natin talaga, tayong mga Muslim lang, mga ganun. Nagiging magulo rin ang samahan nilang dalawa. In fact, magkalaban yan eh. MN tsaka MI, faction. Itong ano, itong sa MI. Ngayon, itong MI, meron din isang faction dyan dahil may corruption din daw din sa kanila. Yung mga ordinaryong miyembro ng bandido, hindi nakakapakinabang sa kayamanan na galing sa supply ng Malaysia. Eh, saan naman gagaling supply ng mga yan? Nasa bundok ka, no? Aani ka ng ginto sa bundok, yung ugat ng kahoy, lalabas ng ginto, jijibs ka ng ginto. Siyempre, may nagsusupply sila galing sa labas. In fact, pag hinahabol nga ng gobyerno yung MI, MN, at saka itong mga Abu Sayyaf. Ang Abu Sayyaf, purely talaga to, pera-pera na lang to. Wala itong ideology. Pera-pera na lang yan. Dahil dyan sa parte ng lugar ng yan, sorry ha, pero ang totoo, sabi ng mga pinsan-pinsan ko nang galing dyan, at yung mga nangupahan sa aming bahay dati ng mga Muslim, eh, kung gusto mong yumaman ka ng biglaan, mangidnap ka ng mga turista, hingi kang ransom, kahit na maganda, maliit lang na halaga ng ransom, pero milyones, para madaling mabigay sa'yo, pawalan mo, manahimik ka na. Galing, di ba? Naging hanap buhay yan dyan, sa area na yan. Ngayon, ito ba, may sisisi ba yan kay Ferdinand Marcos? Ang kaguluhang yan? If you were President of the Republic, ipagtatanggol mo ang Pilipinas, ang integridad natin, so kasama dyan ang ating claim, dyan sa Sabah, at yan ay dapat nating mabawi. Diba? Ngayon, ito sabi ni Edward T., nabuo ang MILF dahil nakipagsundo si Nur sa gobyerno, ay nabuo ang ARM, ang CARE ng ipinaglaban ng grupo kasi na yan ay ihiwalay ang buong Mindanao. O, yun ho. O, from Edward T. Ngayon, balikan ko lang. Etong ano, etong trabaho ng gobyerno, ng presidente, isiguraduhin na yung ari-arian buhay ng mga mamamayan at integridad ng bansa ay manatiling matatag. Magkaroon ng security. Di ba? So,
hindi natin masisisi kung ang Mindanao ay naging war field. Bakit? Dahil na rin sa mga tao dyan na pinayagan na gawing battlefield yung lugar nila. Oh, ang pinag-aawayan ay ang Malaysia. Bakit ay ang Malaysia, ang Sabah? Bakit hindi nila hinayaan, 'di ba? Na makatawid, hindi nila pinabayaan ng gobyerno. Hindi nila tinulungan yung mga kapatid nilang tausog bawiin ang Sabah mula sa Malaysia. Is it because of religion? Or is it because of money? Ayun na naman yung tanong ko dyan eh. Even when I was in college, tanong ko din yan. Oy, hello. Oh, anak ko, si Cruzante. Oh, pusip. Oh. Yun din ang tanong ko sa professor ko noon. I asked him, sir, kung talagang itong mga to ay may ipinaglalaban, nagtataka po ako. Bakit ho kasi hindi nila pinabayaan o sino, bakit hindi na lang? Sabi natin, awayan nila yung gobyerno ni Marcos at nagiging battleground yung lugar nila sa Mindanao. Pero bakit hindi nila tinulungan ang kapwa nila Muslim, itong Sultanate of Sulu, at sila ang lumusob sa Malaysia at agawin, bawiin yung atin, ibalik sa Sultanate of Sulu. Diba? O, ang ginawa ho kasi dito, ayon na rin sa paliwanag ni Edward T. kanina, ni Edward Talino, ang gusto nga ng mga grupo na yan, maghiwalay, ihiwalay ang Mindanao. O, diba? At magtayo ng sariling gobyerno, pang sariling kapakanan. At tanong, kung sila ba nagtagumpay, magkakaroon ba silang kapayapaan? Hindi na naman. May mag-i-emerge na namang grupo. Diba? O merong MI siguro, ano ba kasunod ng I? JK, okay na, J naman yung isa, K naman yung isa. Wala na nangyari, kaputol-putol na sila hanggang ang ending siguro, bakura na lang nila ang kanilang pag-aari, ang kanilang gobyerno na nasasakupan. Diba? Babalik na naman sila roon sa barabarangay, balabalangay. Ganun ho. Okay? So, wag ho nating isisi lang kay Ferdinand Marcos kung hindi natin alam. Palagi ho natin titignan, lalo yung mga supporters dyan ni President Duterte, ni Sara, ni Bongo. Okay? Mainam nga ho sana, tanong nyo kay Bongo yan eh. Ang kasaysayan na yan kung ano bang stand niya dyan. Diba? Dapat alam nila yan, lalo na kapag manalo siyang vice president. Oh, dapat alam nila yan, ni Bato de la Rosa, dapat alam niya yan. And in fact, I'm sure alam ni Bato yan. Because he was one of the fighter ng gobyerno natin. Tiniente siya, if I'm not mistaken, di ba? During that time. Oh, macho-macho pa ni Bato noon, nakikipag ano pa nga sila sa grupong Tantad eh, na bumabanat dyan, pumapatay dyan sa mga rebelde. Ang mga NPA din, may mga NPA din dyan sa Mindanao. Oh. Sabi ni Edward T., kung nagtagumpay sila, mas magulo. Parang Afghanistan na ang labas. Faction-faction yan. Warlord ang magahari. Exactly. Diba? Ganun palagi mangyayari dyan kung nagtagumpay yan. So, yung mga lagi hong tinatanim sa isip ninyo, inuukilkil sa isip ng mga kapatid natin sa Mindanao dahil kay Marcos. Naging warzone yung lugar natin, oy tigilan niyo ako. Dati nang warzone 'yan. Dahil diyan uso yung tribo, grupo ni sultan, tapos maglalabanan, maglulusuban. Oh, based on the history ng Maharlika Empire. Ah, kada isang kaharian diyan, meron kayong kanya-kanyang disenyo ng armas na paanong makakapatay ng tao. Lahat 'yan may design. Katulad ng Chris, gaano kalakas ang impact, meron kayong sariling martial arts, di ba? Oh, kaya nga, ang dami nating martial arts sa buong mundo. Oh, wala tayo talagang definite form. Kada isang kaharian dyan, meron. Maski dito sa may parte ng Baras Rizal, meron dyan, nakatumbas ng kickboxing. Itong ano, tinatawag nilang si Karan. Naglalaro sila sa taniman ng palay. O, mas matindi yung laro na yan kumpara dyan sa kickboxing ng Thailand. O. Ganun ang ano natin dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang sabi nila, mahilig din sila sa Rido. Yun nga, ganun ang nangyayari. Diba? Talagang warzone na dati. Ha? O. Kaya huwag yung sasabihin na dahil kay Ferdinand Marcos, he was just protecting you. Yung mga ninuno ninyo. Hindi nyo lang maintindihan dahil hindi kayo nagtatanong. Hindi kayo nagre-research. Oh, yun po yung paliwanag dyan. Okay? Para maintindihan natin. Ito po isa pa. Paano natin masasabing totoo yung kwento dyan? Ah? Eh, ang Jabida Massacre lang mismo, questionable na eh. Oh, kwento ni Ninoy Aquino dyan. Oh, di ba?